I don't see them picking the Benedetta, putting the Benedetta elsewhere. Unless meron silang sorpresa na Benedetta na jungle din to. Para makapasok sila ng Lapu-Lapu in the side lanes. Or I think they can still bring in Lapu-Lapu. So it's just gonna be a Lapu and Benedetta dun sa side lanes. And siguro magpipili na lang ng mage dito ang Bren. Selena. Pa rin. Ayan. And Farsa. Ito yung medyo mas classic na Bren to, no? Oo. Mas classic na Bren yung mga ganitong pick. And right now, for TODAK, kulang sila sa mga pwede mag-dive sa backline. I won't be surprised kung mag-force pick na naman sila dito ng Gato at Kacha. But I feel like that's something that Bren Esports, again, they would like that to happen. Gusto ba nila na mag-Gato at Kacha ang, ano, ang TODAK? Oo, kasi knowing that it's still open, knowing na may tendency sila na magpili nila tayo. Sa bagay. And they would pick out the Farsa. Parang inisip ng Bren Esports dito, okay, since may history naman sila, baka we'll still pick it out, meaning that they're preparing something for the Gatot Kacha. Grabe yun, no? 3 games na Gatot kung sakali. Oo. Kakaiba yun. Pero tingin natin, as we go into the next ban phase, again, Thams ang kinuha ng TODAK na isa pang laner para side nila. No Alice means mas magiging, I guess, mas medyo mas okay din yun, mas hindi may hirapan itong si Wanwan. In terms of the laners. Ayan. Tatanggal ng again, potential side laners or yung iniiwasan nila na i-flex pa rin tong Sylvana na to. Yep. Bren Esports, parang gusto nila i-funnel yung TODAK into picking the Sylvana as their main tank na talaga. Yep. Para wala nang ibang choice here. Eh na mapapaisip na nga dyan si Iwan. No? Like, ano kaya? For Bren Esports, Lapu-Lapu pick is still a very good choice. Kaso si Ribo na gagamit dun kung sakali. No? Si Flap TZ, definitely, I think he's the one to play Benedetta. Such a good player of the Benedetta play. Ngayon, wala pa silang hard carry na iniisip nila is a possibility of... I think nag-ready itong TODAK for Lancelot. Pag nag-Lancelot, medyo mahirap kalaban din yung lineup ginagawa ngayon ng TODAK tulad nung game 1. Kasi pwede pa sila ano eh, na actually no, at this point, seeing the fact na meron na silang 1-1 na hindi mo naman siya ilalagay sa jungle. Hindi, malabo yun. Sobrang labo. Tama ka. Oh. Thams in the XP lane. Feel like, Bren Esports, ano kaya ibaba na nila dito? Mage na? Mm-hmm. They might want to consider control, taking out. Pangtanggal ng control mage, Loyi, mga ganun. Oo. Oh. Okay, pero ako lang sinasabi sa'yo, ang ganda talaga ng Sylvana pick. Medyo madami siya naka-counter. Ang tanggaling hari. There you go. Grabe, okay. Tanks pa rin din natin tanks sa pa rin dito. Ang target nila. Impressive. Impressive from Bren Esports. TODAK, going back in their history, mukhang wala pa naman ata silang napakita na flex Harris pick. Pinipilit ba nilang mag-Atlas? I don't know, man. Yung draft dito na ginawa ng TODAK, kaya ang ganda ng mga bans dito. Oh. Was that gumawa ng ano, TODAK had a draft exactly like this before, pero yung merong Johid at YSS. So ngayon, yung replacement naman nila dito, of course, would be the Roger to replace the spot of the YS na mabilis mag-scale. Bren Esports, napapaisip ata, ano, kaya pwede nila piliin. Mas nahihirapan ako i-suggest yung Cho dahil dito. Because of the Sylvana. Harley ata. Oy! Okay. Harley! So, Harley for Bren. And, oh! Silang mag-a-atlas! Yung Pinas bigla nag-a-atlas! Yung Pinas ang mag-a-atlas! Interesting place. Very, very interesting, my man. Very interesting. Ah. Confidence. This Atlas pick, hihintayin lang niya pumasok dito sila Roger, knowing that si Roger yung magre-retribution dito. Mapapaisip ata yung Tamuz na, well, rare naman tayo makita ng Tamuz na may Purify, pero it's gonna be Roger, Tam, Sylvana na kakain ng Fatal Links. Uy, nag-grok! Sila naman daw! Aba! Grok para sa TODAK. Very interesting. And it is gonna be a Mage Sylvana. Mm-hmm. Damage output. Ang gusto nila. Kunat pa rin. Makuna pa rin lineup ang gusto ng TODAK, mamin. Oh. Very good na early game fighter itong si Roger. Good jungle as well. And side lane control with the Thams and the 1-1.
This is going to be hot. Mainit to, mga tol. Isang magiging mainit na laban. Bren Esports and TODAK. Mag-ingay, mga kaibigan! Bren Esports! Possible last game for either of these teams. It's going to be a coin flip. Sa draft nila, tol, coin flip talaga ako eh. Di ko talaga alam kung... Hindi ko ma-predict to. Mahirap i-predict to. Mayabahin eh. Bren Esports, naglabas na naman ng Atlas. Tapos yung TODAK. Tapos yung TODAK naman, sila naman yung nag-draft. Oh. Balik, it's ano, change. Oh. Change roles. Tingin sa homework na, tingin sa long test ng ano eh, seatmate eh. Okay. Tingin lang, konti copy lang. Hindi, palitan mo lang konti. Alitan mo konti, para ano, hindi nata. It's same, but different. But still same. But still same. Yun, gusto ko tayo eh. Interesting to oh see. Oh my God. TODAK and Bren, grabe naman. Napaano pa tayo ah. Grabe naman yung tension na post-game gaagad. Makapahintay pa kami. Guys, Bren, TODAK, todo supportas tayo sa Bren Esports. Di pa tapos ang araw at ang tournament nila. Buhay pa sila dito sa M2. In it to win it. Re-strategize for both of these two teams. Let's see what's happening. Yep. Inayos lang ata sila ngayon. But then going back into the draft again, napapaisip talaga ako eh. It's sa side ng TODAK, they have the main damage sources na sila 1-1 tsaka si Roger. Gusto ko sa Bren Esports is mabilis din naman sila mag-scale with Harley. Mag-ingat lang sila sa potential invade na makita. Yep. Which is why maganda naman na meron silang Selena na pang vision. And then makakahinto din sila with just an abyssal arrow in a team fight with the traps, with the slows. Pero para sa akin yung magiging X-factor talaga dito is yung galaw ni Flap Tizzy as the Benedetta. Yep. Gaano, anong style ng Benedetta ilalaro dito ni Flap? Kasi... Magandang tanong yun. Yung main target sa dito, 1-1 Roger, sobrang mobile. Sobrang importante dito yung timing ng Electo Final Blow ni Flap Tizzy. Again, movement. Mobility pa rin is, I think, lamang pa rin naman ng Bren. It doesn't matter. Yung damage output doesn't matter. Like, nakita naman natin before. Mm-hmm. Diba? May mga teams na sinubukang i-takedown ng Benedetta kahit walang bawas. Kahit malakas yung bawas nila, nalalife seal ulit pabalik ng Benedetta. So, I think it's going to be easier for Flap Tizzy at this game. Lalo na ngayon na cool, mas konti yung burst damage netong ano, TODAK. Mas konti yung kayang humuli sa kanya. Sige, uunti-untiin ka ng Grock. Tama, uunti-untiin ka ng Roger. Burst damage nga si Roger. Pero medyo late game pa. At by that time, siguro naman may mga kompleto na si Flap Tizzy dito. Mm. Most likely, di ba? Kompleto siya sa Bloodlust Axe. Mm. Again, these Brute Force Breastplates. Mas kompleto na yung equipment niya. And he'll be able to deal with it pag umabot tayo sa puntong yun. Oh. Pero ngayon, yung early game is still questionable here. Again, madami silang ways to really control that game, that early game. Tama. So, I don't know, man. Sila Rebo din, no? Hinga din eh. Hinga din sila. Hinga din sila. I think it's more of tiwala na lang talaga, Rep. Tiwala na lang talaga dito. Yung maganda sa atin, meron din naman tayo, we have the potential to go for the wombo combo dahil meron tayo yung Farsa. Farsa and with the egg. Parang nakukulangan nga ako dun sa lineup ng TODAK na makaabot dun kay Rebo eh. Yung para para abutin yung Farsang nag-ultimate. Hindi naman sa imposible. Pero sa kalikutan ng lineup dito ng Bren Esports, you have a lot of heroes na maganda yung mobility nila. Yep. Meron din silang matawag dun. Meron din sila pang mass crowd control, yung fatal links dito ni Rebo, na pag hindi niya gagamitin pang initiate, hintayin niyo lang talaga pumasok dito sila Tam, sila Silvana, Roger. Isang fatal links, tas ulanan mo ng feathered airstrike, mabilisan niyo mauubos yung mga membro ng TODAK. Tama. So, maganda din yung draft ng TODAK, maganda din yung draft ng Bren. Every time na masasabi mo na may lamang yung isa, makakaisip ka din ng lamang para sa kabila. So, 50-50 pag-isip dito.
Mukha nga si Gigo, napapaisip, parang 50-50 rin eh. Oo nga eh, 50-50 nga, no? Naisip, tinignan niyo yung draft. Oo. Tapos nasabi sa team, team niya, guys, parang ano ah. parang may mali ah. Pero I think it's still fine. They can, ito yung lineup ng TODAK, kaya mag-sustain. Oo. Kaya mag-sustain ito. Like, make no mistake, yung early game ng Bren, it's going to be highly dependent kung kaya nilang pumitas in the early game. Other than that, it's just... No. Kung Bren lang hindi ma-pick off sa early, nako po, yung farsa ni Ribo dito, masaya buhay niya. Grabe. Dami yung mabilis matutunaw dito sa feathered airstrike ni Ribo. So again, you can look at both drafts, find positives, at hindi ka masyado makakahanap na sobrang lamang dito. Si Carl Tizzy na nga, sabi niya dito, boss, ready na ako. Tara, punitan na tayo. Ito naman si Lasty. Sana nahuhugasan yung headband na yun. Pero baka yun naman yung sekreto. Devin, may ganun eh. Alam mo ba sa esports dun sa ano sa MPL natin? Oo. MPL natin, di ba? May mga, ano, may ginagawa yung mga players eh. Yung no-ligo jutsu. Oo. Yung minsan, ano, pag di ka daw na-ligo, lakas mo daw mag-ML. Oo. Baka yun yung headband. Baka yun yung ginawa nila sa headband. Oo. Na ano. Nandun yung ano. Nandun yung kapangyarihan. Kapangyarihan ni Lasty. Of course, nakita din natin mukha ng mga miyembro ng TODAK. I think si Iwan nagka-problema dun sa connection. Sa connection niya, cellphone niya. Yan, pinapalitan yung connector eh. Pinapaayos sila. Si Ribo. Tingin ko ha, kasi hindi natin alam kasi wala namang sinasabi sa atin. Oo, wala. Walang info guess from SG. Lang, guesswork lang tayo. We're just guessing. Nag-iisip lang tayo. Ano kaya nangyari? Pero again, it only buys time for, ano, you know, mag-iinit natin player. Oo. My God. Any sports? Well, you have a lot of faith. I really like it. We're a country of faith. Mm. And we're showing it. Feeling ko naramdaman din ng Bren yung kanina, you know? Oo. Feeling ko naramdam din nila yung, ano, yung gigil. So, nagigil lahat? Oo. O, mag-ready na. Minsan nga napapaisip ako, hand warmer ba talaga yan? O so, yung seasoning ganun ng cup noodles? Mukha siyang ano eh. Hindi, alam mo yung nasa sapatos. Ano nilalagay mo sa sapatos mo? Ano yun? Yung mapag may bagong, bumili kang bagong sapatos, di ba may pakete dun? Ah! Parang yata sa ano. Oo, yung mga mothballs. Parang mala-mothball yung galawan. Pero joke lang, syempre hand warmer talaga yan. Wala lang. Yun yung itsura niya. Si Iwan nata, maganda. Ang stat sheet nga ngayon, ang daming assist. Uy, yung laki ng improvement na ginawa ni Iwan dito, ha? Oo, tapos ito pa, siya pa yung unang player dito ata na ubusan ng baterya ng cellphone. Kaya na po. Kaya no? Tinutulungan ata na mag-charge or nagka-problema yung charger. Sobrang init. Sobrang init ng phone niya. Na ano, na-degrade yung baterya. Naubusan ng charge. Ewan ko. Nag-loads, may power bank pa dyan. Pero kayo, naghihintay na lang tayo. In-game pause. Technical difficulties on the player's ends. Technical difficulty lang. Pero of course, maraming salamat sa ating mga marshals dyan sa Singapore na ginagawa ng lahat para maging fair environment para sa lahat ng players dito. Okay. Si Iwan, pre, tagal mo din ah. Pre, ano ba yan? Pati ka din na ako maglaro ah. But then of course, yeah, yung ano natin dyan. The marshals are doing everything they can. Yep. Ano kaya naging problema sa cellphone ni Iwan, no? Magandang tanong yan, Kuya Rep. Pero sa ngayon, again, hopefully, naka-ready pa kayo dyan. Lahat tayo, gigil na. I'm sure lahat din kayo sa, ano, gigil na din. Oo. Lasty, gising. Lasty. May game 3 pa, Lasty. Game 3 pa. Hindi, pero ano lang yun. Relax lang yun yung sarili relax niya. Kasi alam niya mapapalaban siya dito eh. Oo. Kasi it's been a while since we've seen the Lasty Atlas. Oo. Diba kanina medyo mas chill siya, mas komportable siya dun sa grok niya kanina. Pero this time around, it's an Atlas. Hopefully, mas na-practice ito. Pero syempre, iba to kumpara sa grok niya, malamang. Oo. Okay, so that might be the go signal. I think nag-ready na sila. Oh, mukhang nag-ready na. So? Lapit na. Ba? Wow. Dito. Ano kaya na sa isip ng TODAK? Ang init sa SG siguro ngayon, no? Oo nga eh. Napaisip tuloy ako. Ano kaya sinasabi ng mga analyst? Si Ribo, pre. Uy, pre, musta?
namin. Pabilisan naman dyan, oh. Si Flap. Ano ba yan? Talo na nga kayo, eh. Hindi pa naman. Chill lang. Pero ano, I'm sure, I can really tell that they're very confident naman. Oo. Kapatakot. Oh, yun, nagising si Lasty. The musta? Silence before the storm. Gandang hapon, Kuya Lasty. Lahat sila nakafocus. Si Few. At sila nag-ready lang. Ni Kapitan, no? Cap. Ah, meron ba silang parang hand warmer sa tapat nila? I think they're all go. They're all thumbs up, ah. Thumbs up. It's a good sign. Thumbs up ko din, Kuya. Para alam natin, ready ka na. Ayun. Okay, I think we're getting ready. Pinulot na yung mga cellphone. We're getting into the game. Ito talaga yung ano. Oh my God. Ayoko ito munang i-discuss masyado. Pang dramatic eh. Ang dramatic kasi nito. Sobrang tahimik din nila sa stadium eh. Okay. Okay, Pilipinas. Alam natin. It's a good time to compose ourselves as we head into the game. Bren Esports versus TODAK coming into game number three. That's right, Rockheart. Bren Esports versus TODAK. As naglabas ng Lasty dito, naglabas ng Atlas ni Lasty ang Bren Esports, tignan natin kung mapapagalan nila against a double marksman lineup na meron ng TODAK. We'll see. Bren Esports, hindi kalimutan, they're going for a triple mage setup naman. Yep. So kung isa, physical yung habol dito, magical damage ang habol natin. Yeah, Flap TZ with the eye for it. Ay, mga katakas, pero si Lusty yata ang magiging kapalit. Hindi pa naman siya makahabol masyado. It's all a level 1 trade. Pero nakalamang na, syempre, ang TODAK with the amount of damage that they have. Although ang gold will be a bit more even. Flap TZ happy to go and dive in. Ayan. Mm-hmm. Chumichill lang muna sa ngayon. And again, Moon is controlling the mid lane. Kasama ito si Few. Nagkakaharasan lang sila dito. Syempre naman. Yung isa, tumutusok. Yung isa, kumakalmon. So, they're gonna rely. Ito yung ano nila, itong silbada nila, it's more going to be of damage output, no? Oo. Hindi siya magiging masyadong tanky. Naka-mystery shop, eh. Oo, mystery shop yan. Damage output, Sylvana. So, minsan nakakagulat yung mga ganyan sa bawas. Hindi mo i-expect. Mm. Yung Cometic Lance, no? Oo. And this is what they need to do as much as possible. Ma-manage yung wave nila para mahinto yung pag-ikot dito ni Moon. And I like yung ginawa sa bottom lane ng Bren Esports na mukhang delikado, pero yun nga yung sinabi ko na yung Bren Esports, dapat mag-ingat sila sa potential invade na mangyari sa nagagawin dito ng TODAK. And it looks like kung hindi nag-rotate doon sila Lasty at saka si Dito nagtulong din si Flap and si Few, mukhang may invade din yung orange. Yeah. Buff ni Cardi. Oh, first pero, blood is a possibility here. Siku very... Oy! Uy! Oo, alita lang! Kalkulado na eh. Kalkulado na yung flame shot. Kalkulado na yun, great sir. Great flame shot by Few. Muntikan na muntikan. Pero wala pang first blood dito para sa Bren Esports. Piso. Literal na gapiso. Kinapos ng piso, pero Bren Esports now have turtle control here, Kuya. Yun naman ang magandang palitan doon, turtle control. Mahirap ding lapitan. Puro mage ang galawan ng Bren Esports. Guardian Barrier para lang ma-block out ang exit ni Flap TZ, pero hindi yun sapat. Gold mula sa turtle is very much appreciated at mas magiging gamit na gamit para dito sa Bren Esports. Ito na yung magiging deadly na ano na Harley. Mm-hmm. Ano, Bren X-Ray going for top, for the top wave cut kasi yun nga kalaban niya yung ano yung Farsa, and doing that madedelay mo yung pag-rotate dito ni Farsa, which gives X-Ray some room to okay kung ano siya medyo matagal siya dito, sana ako makakapunta para matulungan yung mga teammates ko. Very aggressive yung ginagawa ni Flap TZ dito, eye for an eye para makalang makatakas. Stun going into to Few here. Oh, Lasty! Lasty! Uy, gigil! Gigil? Okay. Nakapag-flicker. Sneaker out! Si Chico. Pero ito, si ayan, sneaker ka pa. Bising-bising ka, boy! Ooh. You going down! Deadly magic for the fadeaway. Pero si Moon! Pero si Moon coming in for the slay. Ayan na nga, Baflas. Flap TZ, very, very angry. Ano si Moon? Napa-flicker tuloy. And that is what happens pag mga kaibigan, last number one, huwag ka muna mag-sticker pag nandiyan pa ang kalaban.
And TODAK, na-force out ng Bren Esports yung mga flakers nila at napabalik sila dito. So this is gonna be gold para kay Few and Flap Dizzy. And for the next team fight na mangyayari against a lineup na maganda din naman yung mobility kasi ng Selena, Benedetta, and Harley, that's mahirapan true. Yung TODAK dito dahil wala na silang flaker. Yep. So they have to delay their next team fight. Pero in the top lane, mukhang may kumbaka na nga dito. Last team fight! The Licks! Natulungan si Ribo! Beautiful! Akala nyo makaka-tower dive beautiful kayo kay Kuya Ribo ha? Pero andito si Lasty! Bro, decision making ni Lasty doon napaganda. Except for now, Imperial Justice mapupunta kay Carl TZ on the Harley. Pero stun sa apat. Oh! Walang malakas sa you apat. Know. Si Moon sumisiga pero hindi yan sapat. Turtle na naman malilibre para sa Bren Esports. Pinas gigil na gigil dito sa last game ng lower bracket. And pabor dito para sa Bren Esports kasi yung TODAK mapapaisip na ano yung ibibuildan natin? Magic reduction items ba? Pag nagbuild sila ng magic reduction masasaktan items, masasaktan sila kay Flap. Masasaktan sila kay Flap. Exactly. Tama. And si Flap, ito yung isa sa mga hidden ace. Ito yung alas. Alas, oo. Magiging alas ng Bren Esports. Oo, ano yung wild charge pala yun. Hindi yun effective. Si Ico lumilipad with a crossbow. Dang, we'll get a few kill mula kay Siku. Ito si Flap TZ, mga katakas. Kaya meron pa kaya si Charge. Ay, sword intent palayo. Buhay pa, pero ito na si Last Kingdom. Oh, nakatakas pa! Collect the final blow. Nakatakas rin si Flap. Okay, nagagawa nila ng maganda ang mga galaw na dapat nilang magawa. Bren Esports, it's all going according to plan, Kuya Reptar. Oo. All according to plan. Pero sabi ng Bren, guys, kalma lang. Hindi pa naman panalo. Basta lumalaban pa. Basta lumalaban dito ang Pilipinas. Yan ang importante. Again, si Carl TZ din, basta control niya yung turtle buff din. Expect mo na madaming kills magaganap para sa Bren Esports. Mm-hmm. And now, si Moon. Paso kay Few, magandang Imperial Justice. Lasty. Wild charge. Fatal Licks! Tatatlo! Did you see that? Hindi pa na double kill kay Carl TZ. Flap TZ. Natapos pa nga niya. Nagahabol. Lasty boy. The Lasty Mac. Okay. Lasty boy. Nasuntok ko nga dito si Rakan sa studio sa sobrang excited. Okay lang yun. X-ray. Look at that. X-ray. Look at that. Hindi na. Nagpapanik na ang TODAK. Nako po. Oh my G. What is happening to me? Ready sabi ng TODAK, Siku getting a kill. Crossbow of Tank, nagpagligtas nila. Under the tower, ang dive. Ito na nga ba? Uy, flicker. Nakaiwas doon ang Bren Esports. Yep. Cancel Comedic Lance. Ibo, buhay pa rin. And Turtle, mag-open ng konti, pero control pa rin. Para sa Bren Esports. Pero Bren Esports, kailangan lang nila, tignan yung positioning nila. Ingat lang din sila sa potential na makukombo din sila ng crowd control ng TODAK. Meron din, may wild charge at saka may Imperial Justice naman sila. Yep. So they have the zoning, they have the crowding if they need it. Panakot ni Lasty. Yung mga kaligtas, mga kalusot sa Guardian Barrier. Pero ang Tori, malapit na pumsak. Get the magic. Kay Moon, hindi siya tatagal. Iwan could be next. Double kill for Flap TZ. Sabi ko nga sa'yo, Kuya Rock, X-Factor dito ng Pinas is paano ba maglaro ng Benedetta dito si Flap? Ano gagawin niya? And yung ginawa niya dito, wala pang 10 minutes, smooth 4 kills. Parang wala lang. Well, it's all in the day's work para sa Bren Esports. Halatang praktisadong nila yung ganitong klaseng lineup. Halata sa galaw nila na bawat minuto nila may objective, may kill na nakuha ang Bren Esports. Good trap placement by Few no habang sinisiguro ni Carl TZ yung pagong doon dahil doon sa trap niya, napa-zone out niya doon si 4 Maisie gamit ng Abyssal Arrow, so hindi siya nakapasa po ng potential steal. Yup, and Flap TZ, he's not done. Si 4 Maisie may inaabangan, pero walang naganap. Ang tagal niyang nakatambay, inaating si Kribo na mag-ultimate and a dive in. Few nandyan, malapit din si Moon. Naku po, pwedeng ma-pincer move itong Bren Esports sa puntong ito. Si Kribo very low. Ginamit yung Fatal Links doon kay 4 Maisie. Ewan with the wild charge, nakuha niya si Kribo. Moon, lumalive still lang, pero hindi katatagal si Deadly Magic. Carl TZ. Lamang pa rin sa kills dito. Ang Bren Esports as TODAK. Surprisingly though, humahabol pa rin sa gold. Oo. Itong Malaysia with 3,000, mga 2,000 lang ata ang agwat natin, or 4. Kung makita mo buti yan, 3.
There you go. 3.3K. Goal lead para sa Bren Esports at 13-5. Looking really good here so far. Pero hindi pa tapos ang laban. We're gonna go into another one very, very soon. Lord na ang susunod na mag-spawn. Wala ng turtle advantage. Itong Harley. Ni Harley. 40 seconds na lang mag-spawn yung turtle dito. As TODAK, pero ito na si Lassie sa likuran. Hindi naman gagamitin yung Fatal Links. Hindi pa niya gagamitin. Few and Lassie pa lang ito, pero ginamit na nga yung Fatal Links para mapalapit dito si Formaze. Formaze, nabawasan at kapitas. Iwan na lang ang naiwan dito si X-Ray. Kailangan umalis kasi kailangan ng tulong. Oh! Ng 1-1 sa gitna. Oy! Napitas doon ni Carl TZ. Iwan! Sunog! Sa Farsa-Selena combination. Ganda. Moon, X-Ray, susubukan nalang depensahan pero nabasag yung Torres sa bottom lane ng TODAK at ang Bren Esports. Mm. Mukhang kinakaya at gumagana ang draft nila laban sa TODAK. 9 minutes and 50 seconds, basag agad lahat ng outer at inner turret except for the mid lane. Ito na yung malaking lamang 7,000 Bren Esports pumupuso para sa Pinas. Going for the Lord, hindi makakalapit dito ang TODAK. Zone out, they have the information. X-Ray lumalapit. Lord's almost down. But that is gonna be secured. Feathered airstrike. To secure the Lord kung kailangan. X-Ray, tatagal ka kaya dito sa sakit. Oh! At hinalakit ng Bren Esports laban sa mid lane. Si Moon na hirapan. Moon double kill for Carl TZ. Pakita naman, unstoppable para kay Flap. 5-0 and 3. Siko ha, kaya din kaya niya. Sayaw-sayaw na lang siya. Lipad-lipad na lang siya dyan sa ano niya. Op, look at this. Back na naman ang Deadly Magic. Makatakas pa si Carl TZ. With the space escape. Beautifully done. And now Bren Esports. Ruha ka kasama dito sa mid lane. 10,000 gold lead. Wala nang kaya defense. Okay, mag-isa lang si Siku. Ito na nga ba? Ito na ba yun? Hindi pa. Walang pa sa wave. Pabalik pa. Pabalik na yung TODAK eh. Easy lang daw. Ito rin muna eh. Kaya pa natin yung punta sa ibang lane. Kaya. Matapos agad to. I think magandang position na. Ang Bren Esports naka-ready na. Umi-sticker na si Flap Daisy sa loob ng base. Oh, as Bren Esports, lumalapit na dito yung Lord. Wala nang Torres sa gitna ang TODAK. Bren, ano gagawin nila para tapusin na yung laban na to? They have a 12K gold lead. Iwan Chico na sunugan ng sure feathered airstrike. For the sure win! Dinadahan nila yung minion wave. They get the Lord. Bren Esports, they're in the base, Rockheart. They're in the base right now. It's going to be big team fight. Lord, pinapababa na. Bren Esports, agahanap ng opening. Here we go, Carl TZ. Napakasakit on the Harley. We can go. Ginamit. Have it. There you go, X-Ray. Naku muna, Deadly Magic na naman. Kaya niya mabuhay. I don't think so. Yan, makatakas pa. Yung bot lane inhibitor turret, babagsak na. Naku po, Rockheart. Bibilang na lang tayo, Kuya Reptar. Bibilang na lang. Malami na ata. Si Iwan, yung takay dito, nasusunugan na naman. Pero si X-Ray lumalaban. Carl TZ, nalaki na yung bawas na. Pero lumalaban pa rin dito ang Bren Esports. Unstoppable for Carl TZ. 10-2-6. Moon, mababa na. Chico na rin, mapapauwi. Carl TZ, ginamit yung Magic Hat para makatakas lang siya. Bren Esports, managing the minion waves. Last team with the Fatal Links! Oh my God! The Fatal Links connect! Iwan, takbo! Moon and Chico na lang ang naiwan dito! Rockheart! Bren Esports! Bren Esports! Wala na, Chico! Wala na pa eh! Chico! Face na lang! Bren Esports! Bren Esports! Bren Esports! Bren Esports! Bren Esports! Ang nagwagi! At buhay pa ang Pilipinas! Sa M2! Walang crowd! Kaya kami na lang magiging crowd! Bren Esports ang nagwagi! Kakalabanin na naman nila ang alter ego! Pero Pilipinas, buhay pa rin tayo sa M2! Bren defeats the MYSG champions TODAK 2-0. Ay, hindi pala. 2-1. Masyado excited. Hindi yung 2-0. 2-0. 2-1 yun. Dati ko tayo at lahat dito. Hindi yung 2-0. Buhay pa tayo, Bren. Buhay pa tayo, Pilipinas. Oh my God. Oh my goodness. I'm again. Rockheart, we're still alive. Ayos ka tayo. Ayos tayo ng pwesto. Nako po. Hindi kami maalala.
Ah, buhay pa rin, Bren Esports. We're still in it to win it. Buhay pa rin. Galing. Pero again, GG well played sa TODAK. Ako,